Sa iba pang balita, mga kababayan, nagkukunwari lang si Senator Risa Hontiveros na ipinaglalaban niya ang karapatan ng mga nawalan ng trabaho sa pagkakasara ng ABS-CBN. Ayon po yan kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa isang panayam. Ang totoo ani Marcoleta, mga kabayan, na sa muling pagbuhay ng issue ay ipinaglalaban lang daw ni Hontiveros ang interes ng Kapamilya Network. Nangyari ang muling pagbuhay ni Hontiveros sa issue ng ABS-CBN nang isinalang sa confirmation hearing sa Commission on Appointment si Commission on Audit Chairperson Gamaliel Cordova. Si Cordova, mga kababayan, ay dating commissioner ng National Telecommunications Commission. Ayon kay Hontiveros, hindi umano isinakatuparan ni Cordova ang kanyang pangako habang ito'y nasa NTC pa na magbigay ng provisional license sa ABS-CBN. Ito'y para makapagpatuloy sa broadcast habang nakapending pa raw ang inihiling nitong bagong prangkisa. Ipaniliwanag ni Cordova na opinyon lang yon ng Department of Justice at sa pag-aaral ay hindi naman ito daw maaring maibigay. Dahil daw dito, mga kababayan, ayon kay Marcoleta, nagmimistulang iniinsulto ni Senator Hontiveros ang naging pasya ng 18th Congress hinggil sa pagpapasara ng ABS-CBN. Samantala, ginitri ni Congressman Marcoleta na walang kinalaman sa isyu ng press freedom ang pagkakawala ng prangkisa ng ABS-CBN. Nakabangga ni Marcoleta si Senator Hontiveros dahil iginit ng senadora na continued injustice daw ang nangyayari sa network. Ngunit ayon kay Marcoleta, walang kinalaman sa press freedom dahil iba't ibang paglabag ang nadiskubre ng kamera sa pagbusisi nila sa mga atraso ng nasabing TV network. Naungkat naman ang issue dahil si Cordova ang dating chairman ng National Telecommunications Commission o yung pong NTC nang bawian ng franchise at frequency ang ABS-CBN.